Ganti ng anak ng kasambahay. Joanne as narrator. Manang Celia! Manang! Asa na naman ba itong matandang to? Manang! Asan ka ba? Ma'am, bakit po? Kanina pa kita tinatawag ah. Bingi ka ba? Ay, pasensya na po, ma'am. Nasa kusina po kasi ako kaya hindi kita narinig. Sumasagot ka pa ah. Pasensya na po. May iutos po ba kayo sa akin? Tatawagin ba kita kung wala? Gosh, bakit ang tatanga ng mga tao ngayon? Ay, ano po ba yon? Ihanda mo yung lamesa, darating ang boyfriend ko. Kailangan maayos yan dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Sige po, ma'am. Tapos pagkatapos mo sa pag-aayos, paki-pick up yung order ko na pagkain dun sa store sa unang bahay dyan sa kanto. Sinabi ko nang pupunta ka. Ano pa po? Wala na. Gusto mo pa ba? Umagang umaga ay high blood na agad si Hazel. Pinakaayaw niya sa lahat ay yung tatanga-tanga na kasambahay. Wala naman siyang magagawa dahil halos 40 years nang nagtatrabaho sa kanya si Manang Celia. Pamilya na nga ang turing ng mga magulang niya sa matandang babae. Napairap na lang sa kawalan si Hazel matapos umalis ni Manang Celia. Aligaga siya dahil ngayon lang dating ng kanyang boyfriend. Sa edad niyang 45 ay boyfriend pa lang ang meron siya. Balak naman niya itong pakasalan ngunit hindi pa sa pagkakataong yun. Habang abala sa pagtitingin ng damit si Hazel ay narinig niyang tumunog ang doorbell. Nagmamadali siyang bumaba at halos madapa pa sa pagpunta sa pinto. Wala na si Manang Celia sa kusina kaya naman alam niyang kinuha na nito ang order niyang pagkain. Bumagsak naman ang mukha niya matapos makita ang nasa labas. Napataas ang kilay ni Hazel matapos makita ang anak ni Manang Celia na nasa harap ng bahay niya. Bukod sa butas-butas ang damit nito ay marumi pa. Mukhang hindi ito naligo dahil sa marungis na itsura nito. Ilang beses niya palang itong nakikita. Pero ayaw niya talaga itong nakikita lalo na't ang init ng dugo niya rito. Ano ginagawa mo dito? Nandyan ba ang inay? Wala rito, umalis. Matanda na ang inay. Baka kung san-san mo pa inuutusan. Ano bang pakialam mo? Kasambahay siya rito, kaya may karapatan akong utusan siya. Oo, may karapatan ka. Pero sana naman intindihin mo rin ang edad niya. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Umuwi ka na sa inyo. Wala nang nagawa si Junior nang biglang isinarado ni Hazel ang gate. Muntik pang maipit ang kamay niya nang hahawakan niya ang pinto. Buti na lang, mabilis niya itong binitiwan. Inis naman si Hazel habang pumapasok sa bahay niya. Ang buong akala niya ay ang nobyo na niyang nag-doorbell sa bahay. Napaupo na lang siya sa sala habang naghihintay. Walang trabaho si Hazel. Ayaw niyang magtrabaho. Kung tutuusin ay kaya naman niya dahil nakapagtapos siya ng kolehiyo. Ngunit dahil spoiled siya sa magulang niya at nag-iisang anak, ay hindi siya pinagtrabaho ng mga magulang niya noong gusto niya. At ngayong wala nang mga magulang ni Hazel, ayaw niya nang magtrabaho. Kahit naman hindi siya magtrabaho ay mabubuhay siya dahil sa laki ng yamang iniwan sa kanya. Kahit mamatay siya sa edad ng 100 ay may maiiwan pa rin siyang yaman sa anak niya. Kung siya'y magkakaroon man ng anak. 5 taon lang si Hazel nang maging kasambahay nila si Manang Celia. Kasundo niya ito lagi noon at ito ang tumayong magulang niya noong panahong parehas busy ang kanyang mga magulang. Lagi niya itong kasama at kalaro. Nagbago lang ang lahat nang siya ay magdalaga na. Palaging tinutukso si Hazel dahil sa pagkakaroon niya ng yaya. Kaya minabuti niyang hindi na ito isama at iwan na lamang ito sa bahay. Ang dating close na sina Hazel at Manang Celia ay biglang nawala. Nagkaroon ng harang sa pagitan nilang dalawa. At hanggang ngayon ay hindi pa rin naibabalik ang pagsasama nila dati kahit anong pilit pa ni Manang Celia. Masyadong mataas ang pader na nakaharang kay Hazel. Piling tao lang ang pinapapasok niya dahil ayaw na rin niyang masaktan ng sobra.
Nakikita ni Hazel ang pagpasok ni Manang Celia habang bit-bit ang mga pagkain. Hindi naman yun sobrang dami, pero dahil may katandaan na si Manang Celia, ay mabigat na para dito ang binubuhat. Halata na kay Manang Celia ang pagod dahil nilakad lang nito ang kabilang kanto ng subdivision. Kahit nakita ni Hazel ay pinagsawalang bahala niya lamang ito. Nakuha niya pang magdekwatro ng upo habang pinapanood ang matanda. Nang makita ni Hazel na nailagay na ni Manang Celia sa lamesa ang pagkain, ay saka siya tumayo para siya nang mag-ayos. Wala siyang aasahan sa matanda sa ganoong bagay. Dumaan dito ang anak mo kanina. Ay, anong sabi? Ewan ko, pinaalis ko rin agad. Mabaho siya, marumi. Wala ba siyang trabaho? At hindi makabili ng kahit man lang sabon sa katawan niya? May trabaho naman siya, kaya lang iniwan siya ng asawa at anak niya, kaya natigil siya ngayon, ma'am. Palaging umiinom at parang napariwara na ang buhay. Serves him well. Kung ako man ang asawa niya, iiwan ko talaga siya. Mabait naman ho ang anak ko, ma'am. Mabuting tao rin si Junior. Marami nga siyang kaibigan dahil sa pagiging matulungin at masiyahin noon. Ay, wala akong pakialam sa kanya, Manang. Ayokong makita siya dahil kumukulong dugo ko sa kanya. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang pagnanakaw niya ng singsing ni Mami, no? Alam kong siya yun, kahit ilang beses ko pa lang siyang nakikita. Napatunayan na ho, ma'am, diba? Hindi siyang nagnakaw noon. Akong nakakita at alam kong nakita ko. Pero ma'am, kilala ko ang anak ko. Maayos ang pagpapalaki ko sa kanya. Magpapalaki? Madalang ka lang umuwi sa inyo, no? Natahimik na lamang si Manang Celia at hindi na kumibo dahil sa huling sinabi ni Hazel. Ayaw niyang makipagtalo sa amo. Sarado ang isip nito sa lahat ng paliwanag na kaya niyang ibigay. Hindi na niya kilala ang kanyang alaga. Malayong malayo ito sa pinalaki niyang bata. Si Hazel na ang nagpatuloy ng ginagawa nila. Pinapasok na niya sa kwarto ang kasambahay dahil parating na rin ang nobyo niya. Ayaw ng nobyo niyang nakikita ang kasambahay niya. Hindi niya rin malaman kung bakit galit na galit ito kay Manang Celia. Alam naman ni Hazel na hindi ang anak ni Manang Celia ang nagnakaw sa singsing ng kanyang ina. Napatunayan ngunit hindi na huli ang gumawa. Gusto lang niyang may masisi kaya ito ang tinuturo niya. Masayang kumakain si na Hazel at ang nobyo niya nang buksan niya ang usapan tungkol sa kasal. Nakita ni Hazel kung paanong nagbago ang itsura ni Chris. Para bang ayaw nito na pag-usapan ang kasal o pagpapamilya. Uminit ang ulo niya dahil doon, pakiramdam ni Hazel ay walang plano para sa kanya ang nobyo. Hindi niya na napansin na tumataas na ang boses nilang dalawa habang nag-uusap. Narinig yon ni Manang Celia at agad na tiningnan sila. Nakasilip lang ito dahil ayaw niyang sa kanya mabunto ng galit ng dalawa. Diba sinabi ko na sa'yo? Tsaka na yung kasal na yan. Marami pa akong pinag-iipunan. Pinag-iipunan na ano? Mga kotse mo? Nauna mo pa yung intindihin kaysa sa'kin ah. Hindi na ako bumabata, Chris. Pareho tayo. Wala ka bang plano para sa ating dalawa? Sagutin mo ako ng totoo. Nakakarindi ka? Oo na, wala. Wala akong plano para sa atin. Ayaw kitang maging asawa lalo kung araw-araw ganyan ang dadatnan ko. Bunga nga mo na napakalakas. Palibasa hindi mo na kailangan magtrabaho eh. Buhay ka na gamit ang pera ng magulang mo. Masyadong mababa ang tingin mo sa iba. Ganyan talaga ang tingin mo sa akin? Oo, sa ganyang ugali mo, maiiwang ka. Iiwang ka ng lahat at walang magtsatsaga sa'yo. Anong sabi mo? Napuno si Hazel at mabilis na sinampal si Chris. Dahil sa sagutan nila ay pareha silang galit. Sasampalin na rin sana ni Chris si Hazel nang tumakbo si Manang at tinulak si Chris. Gulat na napaatras ang binata. Kahit matanda na si Manang ay may puwersa pa rin ang tulak nito. Galit na galit si Chris kay Manang. Maging si Hazel ay nainis dahil sa pagsali nito sa away nilang magnobyo. Huwag mong sasaktan ang alaga ko! Pwede ba, Manang? Away namin to! Chris! Chris! Teka sandali lang! Huwag mo ko iwan, Chris!
Hinabol ng umiiyak na si Hazel ang nobyo niya. Tinulak lang siya nito nang pinilit niya itong yakapin. Walang nagawa si Hazel nang umalis ang nobyo niya. Napansin naman niya ang papalapit na si Manang Celia. Mukhang nagsisisi ito habang tinutulungan siyang tumayo. Nagpatulong naman si Hazel dito pero noong nakatayo na siya ay malakas niyang tinulak si Manang. Napaupo ang matanda dahil sa tulak ni Hazel. Napaiyak ito dahil sa sakit ng balakang. Hindi ito pinansin ni Hazel at dinuro pa ang mukha nito. Galit na galit siya. At hindi na niya alam ang lumalabas sa bibig niya. Napaka-epal mo kasing matanda ka! Maayos pa yan eh! Kung di ka umepal, sana ayos pa! Lagi ka nalang sagabal sa akin! Wala ka nang silbi, nang hingialam ka pa! Ayaw ko lang namang saktan kanya. Wala ka nang pakialam doon! Para na kitang anak, Hazel. At hindi ko gugustuhin masaktan ka. Anak! Never kitang tinuring na parang magulang ko, no? Ayoko sa'yo. Kung di dahil sa huling utos sa akin ni Mami, bago siya mawala, tinanggal na kita. Pasalamat ka, naawa pa ako sa'yo. Ikaw na lang naghahanap buhay para sa inyo ng anak mong tamad. Palibasa, uto-uto ka. Ay, pasensya ka na, Hazel. Tumigil ka na, naiirita ako sa'yo. Umalis ka sa paningin ko. Bilisan mo! Alis na! Alis! Kahit masakit ang balakang ni Manang Celia ay pinilit niyang tumayo para makaalis sa harapan ni Hazel. Ayaw ni Celia na lalong galitin ang alaga. Mahal niya ito na parang anak na at nag-aalala rin siya sa nangyari. Alam ni Celia na mahal ni Hazel si Chris, kaya alam niyang nasaktan ito. Hindi naman niya magawang damayan ang alaga dahil na rin sa galit nito sa kanya. Minabuti niyang pumasok sa kwarto niya at doon na lamang umiyak at ininda ang sakit ng balakang. Walang ginawa si Hazel ng gabi na yon kundi uminom ng uminom. Wala na siyang pakialam kung ayaw sa kanya ni Chris. Wala siyang pakialam kung ayaw sa kanya ng mga tao. Kaya niyang mabuhay kahit walang kasama. Marami siyang pera, ari-arian na pwede niyang gamitin. Hindi niya kailangan ng mga tao na walang kwenta sa buhay niya. Dahil sa kalasingan ay sa sala na nakatulog si Hazel. Naalimpungatan lang siya dahil nakita niyang kinukuha ni Manang Celia ang mga bote ng alak. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya at sinipa niya ang mga bote. Nabasag ang isa ron, saktong hahawakan na ni Manang. Hindi naman yun napansin ni Hazel at bumalik ulit sa pagtulog. Si Manang naman ay mangiyak-ngiyak dahil sa nahawakan niyang bubog sa kamay. Bumaon yon ng kaunti at halos maihi ang matanda habang tinatanggal yon. Hindi niya ipinahalata kay Hazel ang sugat niya. Alam niya ring hindi naman ito mag-aalala. Habang naglilinis si Manang ay may nag-doorbell sa pinto. Hawak ang balakang habang naglalakad, agad niyang binuksan yon sa pag-aakala na bisita yon ni Hazel. Pagbukas niya sa pinto ay nakita niyang ang anak niya pala. Nag-aalala itong nakatingin sa kanya lalo nang makitang nakahawak siya sa kanyang balakang. Agad niyang itinago ang kamay na may sugat bago pa ito makita ng anak. Ano ginagawa mo rito? Alam mong ayaw sa'yo ng alaga ko. Baka mag-away na naman kayo. Wala akong pakialam sa kanya. Di naman siya ang pinunta ko dito eh. Ikaw, inay. Kumusta ka na po? Ilang buwan ka nang hindi nakakapunta sa bahay ah. Marami kasing ginagawa rito. Mag-isa lang si Hazel. Hindi niya kayang gawain. Pahingan niyo naman pag Linggo ah. Bakit hindi kayo umuwi? Kung noon nakakapahinga pa ako, ngayon hindi na. Walang kasama at katuwang si Hazel dito eh. Tinaasan naman niya ang sahod ko kaya ayos lang. Ano ho yung tinatago niyo? Wala ito. Patingin nga po, inay. Nako, wag na! Titignan ko lang. Ano to? Napaano to? Bakit may benda kayo? Napansin ko rin na nahihirapan kayong maglakad kanina. Nakahawa kayo sa balakang nyo. Bakit po? Mabibigat ba ang trabaho nyo ngayon? Ay, na hindi naman anak. Sadyang mabilis lang sumakit ang katawan ko dahil matanda na. Itong sa kamay ko, nabasag ko ang bote at niligpit ko. Ayun, nabubog ako. Sigurado ho ba kayo, inay?
Oo, ano ka ba? Ayos lang ako rito. Maayos ako. Ikaw ba? Maayos ka ba sa bahay? Nabawi mo na ba ang anak mo? Hindi po. Umuwi na ng probinsya nila si Neddy, kaya hindi ko na naabutan. Hayaan mo. Pagkuha ko ng sahod ko ngayong buwan, ibibigay ko lahat sa'yo para masundan mo sila sa probinsya at makuha mo na yung dalawang bata. Hindi, Nainay. Kaya ko na po. Maghahanap na muna ako ng trabaho. At pagkaya ko na ulit, babawiin ko ang mga bata. Pasensya ka na, anak ha. Wala akong maibigay ngayon sa'yo. Wala ang sahod ko eh. Hindi rin kita mapapasok sa loob dahil baka magising si Hazel. Alam mo naman, mainit ulo nun sa'yo. Ayos lang po, Inay. Pumunta lang talaga ako ngayon dahil gusto ko kayong makita. Pumunta ako kahapon pero wala kayo eh. Nay, sigurado ho bang ayos lang kayo? Ayos lang ako, anak ko. Kung ganun, mauna na ho ako. Babalik na lang ako sa susunod na araw para dalawin kayo, Nay. Tumangulang si Celia at hinatid ng tanawang anak. Sa loob-loob niya ay sana napaniwala niya ang anak na ayos lang siya. Bumalik siya sa loob at nakita si Hazel na nakahiga pa rin. Inasikaso niya pa rin ito kahit na anong pagpigil nito sa kanya. Lasing pa ito kaya mahina pa at hilo. Napansin ni Hazel ang benda ni Celia. Tinitigan niya yon at agad na naalala ang boteng nabasag na sinipa niya. Nahimasmasan siya at gusto niyang humingi ng tawad ngunit pinigilan siya ng kanyang sarili. Hindi na ulit siya pwedeng maging mahina sa harap nito. Sapat na ang nangyari kahapon, ang pag-iyak at ang pag-inom niya. Dahil sa nangyaring paghihiwalay ni Hazel at ng nobyo niya, ay lalo siyang naging masungit kay Manang Celia. Ito ang sumalo sa lahat ng stress na nararamdaman niya. Halos hindi na makapagpahinga ang matanda dahil sa mga utos niya rito. Punta doon, punta rito, linis doon at linis dito. Hindi alam ni Hazel pero sa tuwing nakikita niya na nahihirapan ang matanda ay naaaliw siya at lalo siyang ginaganahan na pahirapan ito. Hindi naman nagsasalita o nagrereklamo si Celia dahil malaki ang utang na loob niya sa pamilya ni Hazel. Alaga niya rin ito at tinuring na nga na anak niya. Habilin din sa kanya ng yumaon niyang amo na alagaan si Hazel hanggang sa pagtanda nito. Naging mabilis ang mga araw para kay Hazel. Ni hindi siya lumalabas ng kwarto, kain tulog lang ang ginagawa niya. Dahil doon ay nahihirapan siyang kumilos dahil na rin sa bigat ng katawan niya kakakain. Maski paghuhugas sa puwet niya ay inuutos niya pa kay Manang Celia. Wala itong reklamo sa kanya kahit na hirap na rin ito. Manang! Manang! Ay ma'am, bakit po? Ano ba itong plansa mo? Maayos ba yan ha? Bakit may lukot pa rin? Ang tanga-tanga mo talaga? Maayos kong plansa yan. Baka nadagalan kaya nalukot ulit. Ano? Kasalanan ko ba? Ha? Ay, hindi naman sa ganon. Pero hindi ko rin naman kasalanan na nalukot yan eh. Aalis ako ngayon at itong susuot ko. Ayusin mo yan, bilisan mo. Sige, paplansahin ko na lang ulit. Doon ka nang buwisit ka? Tinulak ni Hazel si Manang Celia at tumama ang namamagapan nitong balakang sa pinto. Napadaing ito pero hindi pa rin pinapansin ni Hazel at inirapan pa. Lumabas na lang si Celia at umiiyak na plinan siya ang damit ni Hazel. Nang matapos siya ay binigay niya na ito sa amo para makapagbihis na. Hinatid naman ni Celia si Hazel sa labas ng bahay para maisara ang pinto. Kahit hanggang sa paglabas ay masasakit na salita pa rin ang binibitiwan ni Hazel kay Celia. Late na ako! Sa susunod kukuha ko na mas batang kasambahay para hindi kagaya mo na makupad. Huwag niyo naman ho akong tanggalin, ma'am. Ay dapat ka lang tanggalin dahil halos kukunin ka na ng lupa. Malapit ka na rin mamatay. Pero kaya ko pa naman magtrabaho eh. Ay sino bang boss dito? Ikaw ba? Ha? Tinulak-tulak ni Hazel si Manang Celia. Dahil nga matanda na at hindi na ganoon kalakas ang balanse ay muntik na naman itong mapaupo. Tumawa lang si Hazel sa nakita niya.
Hindi napansin ni Hazel ang isang lalaki na tumulak din sa kanya. Malakas ang pagkakatula kaya halos sumubsob siya sa pintuan ng kotse niya. Gulat at galit na napatingin si Hazel dito matapos makabalik sa balanse mula sa pagkakatulak sa kanya. Lalo siyang nagalit nang makita ang tumulak sa kanya. Walang iba kundi ang anak ni Manang Celia. Agad namang pumagitna si Manang Celia upang awatin sila. Galit na galit si Junior na nakatingin kay Hazel at ganoon din naman si Hazel dito. Si Manang Celia ay naiiyak na dahil sa nangyayari. Umuwi ka na anak! Hindi, Inay! Grabe na tong amo nyo! Sino ka sa akala mo para pagsalita na masasakit ang nanay ko? Tinutulak-tulak mo pa talaga? Alam mo namang matanda na siya? At sino ka namang lalaki ka? Sino nagsabi sa'yo na umepal ka? Alam mo, pasalamat ka, babae ka. Dahil kung hindi, matagal ko nang sinapak yung pagmumukha mo. Wala akong pakialam sa'yo. Kung ayaw mo na pagsasabihan ko yung nanay mo, mabuti pa isama mo na yan pauwi sa inyo. Hindi ko kayo kailangan. Kayo may kailangan sa akin, no? Hindi ako aalis. Kailangan ko ng trabaho, ma'am. Hindi po. Pasensya na po kayo kay Junior, anak. Umuwi ka na, sige na. Nay, may trabaho naman ako eh. Hindi nyo na kailangan magtsaga dyan sa hayop na babae yan. Anak, sige na. Umuwi ka na sa atin. Ayos lang ako rito. See? Ayaw niyang umuwi. Baka naman kasi ayaw niya sa'yo. Sino bang gugustuhin makasama ka? Ew. You're a piece of trash. Bagay kayo magsama ng nanay mo. Pero sa ngayon, dito muna siya kasi kailangan niya ng pera at ako lang naman ang nagpapasahod sa kanya. Gago ka! Sinasabi ko sa'yo, lahat ng sinasabi mo masasama sa amin ng nanay ko, babalik sa'yo. Lahat ng sinabi mo kakainin mo! Junior, tama na! Bakit? Ano gagawin mo? As if may magagawa ang isang kagaya mo. Hintayin mo lang, babalikan kita. Iiyak ka rin at magmamakaawa sa akin. Itaga mo yan sa bato! Okay, fine, losers. Hoy, Manang! Ayusin mo dyan sa bahay, ha? Ayoko may dumi na papasok dyan. Aalis na ako bago pa ako mahawaan ng dumi. Umirap pa si Hazel bago tuluyang umalis ng bahay niya. Hindi na niya pinansin pa ang mga pinagsasasabi ng anak ng kanyang kasambahay. Kita pa rin niya sa side mirror ang inis na mukha nito habang nakatingin sa kanya. Naalala niya ang pagtulak nito sa kanya. Malakas at mapuwersa yon. Halos mga tugnga siya habang nakatingin siya rito para itong papatay sa tingin pa lang. Hindi lang pinahalata ni Hazel ngunit sobrang natatakot na talaga siya kanina pa. Nanginginig nga ang kamay niya habang nakahawak sa manibela. Pilit niyang kinalma ang sarili bago kitain ang kaibigan niya. Si Manang Celia naman ay pilit na pinakakalma ang anak. Galit pa rin ito habang nakatingin sa papalayong sasakyan ng amo niya. Tumingin si Junior sa kanya at niyakap siya. Alam niyang mahal na mahal siya ng anak niya at lahat ay kayang gawin ito upang maging maayos siya. Ganoon din naman si Celia sa kanyang anak. Lahat ay kaya niyang gawin para maging maayos siya. Pwede ba akong pumasok saglit sa bahay niya? Ay, baka pagalitan ako, anak. Hindi niya naman malalaman. Makikiihi lang ako bago umalis. Sige, bilisan mo lang ha. Baka lalo lang kayo mag-away na dalawa eh. Mabilis lang ho to. Sinamahan ni Celia ang anak papasok ng bahay. Itinuro niya ang daan papunta sa CR dahil hindi niya na ito masasamahan pa patungo ron. Naiwan siya sa kusina upang ikuha ng maiinom ang anak. Hindi na napansin ni Celia na nagtagal si Junior sa banyo. Pagbalik nito ay medyo pawisan pa ito at palinga-linga sa kisame na para bang may hinahanap. Nagtaka man si Celia sa kinikilos ng anak ay hindi na siya nagtanong patungkol doon. Marahil ay namamangha lang ito sa laki ng bahay ng amo niya. Mahirap lang kasi silang mag-ina. Maagang namatay ang tatay ni Junior at tanging silang dalawa na lamang ang nagsumika para lumaban sa buhay. Silang dalawa lang ang magkakampi at silang dalawa lang ang magkasangga sa lahat ng bagay. Ito, inumin mo muna. Bilisan mo lang anak dahil feeling ko babalik na agad yung amo ko. Sige, Inay.
Pagkaubos ko nito, aalis na rin ako. Pasensya ka na anak, nag-away na naman kayo ng dahil sa akin. Wala kayong kasalanan, Ninay. Huwag kayong mag-alala. Tuturuan ko ng leksyon ng babaeng yan. Ano ibig mo sabihin, anak? Wala po. Alis na ako, Nay. Sige, mag-ingat ka. Mabilis na umalis si Junior sa bahay ni Hazel. Lingid sa kaalaman ng kanyang ina, ay may pinaplano na siya upang turuan ng leksyon ang amo nito. Hindi pinansin ni Celia ang mga sinabi ni Junior. Alam niyang mabuting taong anak niya, kaya hindi nito gagawin ang nasa isip ni Celia. Naglinis lang ulit si Celia para hindi na siya mapagalitan ni Hazel pag uwi nito. Gabi na nang makauwi si Hazel. Hindi na nga siya nakapaghapunan dahil sa sobrang pagod. Diretso tulog na siya at bagsak agad. Sa kalagitnaan ng pagtulog niya ay hindi niya alam kung bakit balisa siya. Ilang beses na siyang bumaling sa higaan para makahanap ng magandang tulog, ngunit wala siyang mahanap. Naiinis at napapaupo na lamang siya habang napapasabunot sa buhok. Nawala ang antok niya at pagtingin niya sa orasan ay alas tres na pala ng madaling araw. Dahil gutom na siya ay minabuti niyang bumaba upang gumawa ng makakain. Hindi siya marunong magluto kaya paniguradong sandwich lang ang makakain niya. Hindi niya naginising ang kasambahay at siya na lang ang kumilos mag-isa. Ang ilaw lang sa kusina ang binuksan niya, patay ang ilaw sa buong bahay. Kung dati-rati hindi nakakaramdam ng takot si Hazel sa ganoong sitwasyon, iba ngayon. May kakaiba siyang nararamdaman at parang may malamig na hanging humahaplos sa kanya. Habang nasa kusina si Hazel ay napatalon siya at napatakip ng bibig nang may marinig siyang tahol ng aso. Sa sobrang tahimik kasi ay halos kuliglig na lamang ang mga maririnig. Agad naman siyang nakabawi sa pagkakagulat at bumalik na sa paglalagay ng palaman sa kanyang tinapay. Nakakain na siya ng isa at hindi pa siya busog kaya naman gumawa pa siya ng isa. Habang kinakain ang huling tinapay ay napansin niyang tila insekto na nakapatong sa kinakain niya. Binuksan niya ang tinapay at nakita niya sa palaman nito ang mga puting anay na mabilis na gumagalaw. Agad niyang naihagis ang tinapay at napatili. Pumunta rin siya agad sa lababo upang doon sumuka ng sumuka. Nagising si Celia sa sigaw ni Hazel kaya agad siyang pumunta doon. Nakita niya ang alaga na suka ng suka. Naiiyak na ito habang sumusuka na halos tubig na lamang. Pinuntahan niya ito at binigyan ng tubig. Agad yung tinanggap ni Hazel habang naiiyak na itinuro ang tinapay. Hindi mo ba tinatakpan ng maigi ang palaman? Bakit may termite dyan? Termite, ma'am? Anay! Anay? Paano magkakaroon yan dyan eh? Saradong-sarado yan. Tsaka isa pa, bago yung binuksan mo na palaman. I don't know. Hindi ko alam kung kumilakain ako. Kadiri. Titingnan ko, baka namamalik mata ka lang. Kinuha ni Celia ang palaman at wala naman siyang nakitang anay doon. Kinutsara niya pa yon pero wala talaga. Maski sa tinapay ay wala rin namang anay kagaya ng sinasabi ni Hazel. Walang anay doon o kahit sa sahig mismo. Napakunot ang noo ni Hazel at agad na inagaw ang tinapay para siya mismo ang tumingin. At tama ngang matanda, wala ngang anay doon. O wala na. May anay dyan kanina. Paano nawala yun? Baka pagod ka lang. Gusto mo bang ipagluto kita ng makakain mo? Hindi, ayos lang. Sana ginising mo ko para may nakain ka man lang na mabigat sa tiyan. Ayos na nga, di ba? Pumasok ka na sa kwarto mo. Pasensya na, ma'am. Alis na! Sige po. Pinaalis ni Hazel si Celia dahil hindi niya matanggap ang hiya na nararamdaman niya. Walang anay doon, pero alam niyang may nakita talaga siya. Ayaw niyang ibang isipin sa kanya ng kanyang kasambahay. Tiningnan niyang muli ang tinapay bago siya pumanik sa kwarto.
Iniisip pa rin niya hanggang umaga ang tungkol sa tinapay sa kung paanong may nakita siya at bigla na lamang nawala. Maliit na bagay lang kung tutuusin pero hindi alam ni Hazel kung bakit masyado siyang nag-aalala at nag-iisip tungkol sa anay na yon. Hindi niya na nga napansin na umaga na at hindi na siya nakatulog pa. Mabilis siyang kumilos para maligo. Nang matapos siya sa pagligo ay agad siyang pumunta sa kanyang closet para kumuha ng damit. Napili niya ang paborito niyang damit na kulay pula. Paghila pa lamang niya doon ay agad niya yung naihagis at napatili siya ng sobrang lakas. Napakaraming anay ang nasa damit niya. Hindi lang sa pulang damit na paborito niya kundi sa buong damitan niya. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang mga ito. Nanginginig siya sa takot at kinikilabutan siya sa dami noon habang nakatingin siya. Saktong pagpasok ni Manang Celia ay nabuwal siya at napaupo na lamang. Maging si Celia ay napasigaw sa dami ng anay na nasa loob ng aparador ni Hazel. Agad na hinawakan ni Celia si Hazel upang ilabas sa lugar na yon. Dinala niya ito sa kama nito at pinainom ng tubig. Bakit ang daming anay doon? Hindi ko po alam, titingnan ko. Siguro, nagsimula sa kahoy na aparador mo, kaya ganoon. Linisin mo na agad, ayoko na makita yon. Nandidiri ako. Nanginginig ka. Doon ka muna sa sala para hindi mo makita habang nililinis ko. Sasamahan na kita at kukunin ko na rin yung pest control. Linisin mong buong kwarto ko. Ayoko na may nakikitang ganyang kahit anong peses sa loob ng kwarto ko. Siguro, hindi mo nililinis ang maayos kaya may ganyan. Ay, sige, ako nang bahala. Hindi lang kwarto ko, buong bahay linisin mo. Hindi ko matatapos ngayong araw to, napakalaki ng bahay. I don't care! Basta linisin mo! Dahil kapag may nakita pa akong anay o kahit ano pang insekto o peste sa bahay ko, ipapakain ko yan lahat sa'yo. Sige po, doon na kayo sa sala. Palalabasin mo ako ng kwarto ko ng nakatuwalya lang? Eh, paano kita ikukuha ng damit? May anay ang damitan mo. Ikuha mo ako ng damit ni Mami! Agad na sumunod si Celia at kumuha ng damit para kay Hazel. Pagbalik niya ay nagbihis agad ang amo at iniwan ang matanda doon. Nakita niyang lumabas ito at umalis. Maghapong naglinis si Celia. Hindi naman lahat mayroong anay. Ang pulang damit ang pinakamarami. Itinapon niya na yon dahil paniguradong ayaw na yung suotin ni Hazel. Gabi na nang makauwi si Hazel. Hindi pa rin tapos maglinis si Celia pero tapos na ito sa kwarto niya. Naabutan pa ni Hazel na naglilinis si Celia sa sala. Hindi niya napinansin ito kahit tinatanong siya. Pumasok na agad siya sa kwarto niya at tiningnan ang damitan. Wala nang peste doon. Malinis na malinis na kagaya ng gusto niya. Sa pagod ay agad siyang nakatulog. Nagising ulit si Celia alas 3 ng madaling araw. Nanginginig siya dahil sa taas ng lagnat niya. Pilit siyang sumisigaw at tinatawag si Celia ngunit walang lumalabas na boses sa bibig niya. Nanghihina siya dahil sa sakit niya at wala nang halos lakas ang boses niya. Nagdedeliryo na siya at pakiramdam niya ay may papatay sa kanya. Nanginginig ang katawan niya na nakasiksik sa kanyang kama. Nakatulog siya sa ganoong posisyon at nagising na lamang nang may humawi sa kortina. Umaga na at sobrang taas pa rin ang lagnat niya. Inasikaso siya ni Celia maghapon, halos hindi na ito nakapagpahinga dahil sa kanya. Pagod pa ito kakalinis ng bahay at lalong pagod dahil sa kakabantay sa kanya. Hindi bumababa ang lagnat ni Hazel. 3 araw na siyang may mataas na lagnat. Palagi pa rin siyang nagigising o naaalimpungatan ng alas 3 ng madaling araw. Buti na lang ay nasa tabi niya si Celia. Doon ito natutulog sa lapag ng higaan niya. Gusto na siyang dalhin ni Celia sa ospital ngunit siya mismo ang umaayaw. Pang-4 na araw na may lagnat siya ay doon naramdaman ni Hazel ang pangangati ng kanyang lalamunan. Para bang may gumagalaw doon at gustong lumabas. Pakiramdam niya nakabara yon at hindi mawala-wala kahit anong dami ng tubig ang inumin o pagkain na kanyang kainin.
Ilang beses na rin siyang nadual, ngunit wala namang lumalabas. Napakakati ng lalamunan ko. Hindi ko alam pero feel ko may gumagalaw eh. Bukod sa lalamunan mo, ano pang nararamdaman mo? Mabigat ang pakiramdam ko. Feeling ko parang may nakadagan sa akin. Kahit anong inom ko ng tubig, palaging nanuno yung lalamunan ko. Nananaginip ka ba ng masasama? Oo, palagi. Pero hindi ko na matandaan. Nagigising ako ng alas 3 ng madaling araw. Hindi na kita ginigising dahil nakakalma ko naman ang sarili ko. Mag-albularyo tayo. Ha? Ano sinasabi mo? Anong albularyo? Manggagamot. Sa doktor na lang. Mas makakasiguro pa ako na tamang paggamot sa akin. Kung yan ang gusto mo, dadaling kita sa doktor. Ay, hindi pa ngayon. Tsaka na, kapag hindi pa ako gumaling, paniguradong gagaling naman ako, no? Ayaw magpadala ni Hazel dahil alam niya namang gagaling din siya. Ininuman niya ng gamot ang sakit niya at nagpabili na rin siya ng gamot para sa pangangati ng kanyang lalamunan. Halos isang linggo na rin siyang may sakit. Para siyang lumpo dahil lantang gulay na siya. Halos hindi makatayo o makagalaw sa higaan niya dahil sa bigat ng nararamdaman niya. Dumagdag pa ang lalamunan niya na lalong lumalala ang kati, lalo na kapag alas 3 ng madaling araw. Para bang may kung anong buhay do, nagising-nagising kapag alas 3 na. Ilang beses nang dinot-dot ni Hazel ang lalamunan niya upang sumuka pero siya lang ang sumusuko sa bandang huli dahil naiiyak na siya pero wala pa rin lumalabas kundi laway lang din niya. Gumaling naman si Hazel ngunit pabalik-balik pa rin ang sakit niya. Doon na siya nagpasyang magpatingin na sa doktor. Sinamahan siya ni Manang Celia sa ospital. Wala rin namang nangyari. Walang nakitang kahit na anong sakit sa kanya. Maging sa lalamunan niya ay wala rin. Wala rin naman daw siyang tonsillitis at normal lang ang lahat sa kanya. Muntik pang awayin ni Hazel ang doktor dahil sa mga sinasabi nito. Tanging si Manang Celia lamang ang nakausap ng maayos ng doktor. Nagreseta lang ito ng gamot na dapat inumin ni Hazel. Walang kwenta pumunta rito. Paano normal tong kati ng lalamunan ko? Kailan pa naging normal ang ganito kakate? Baka naman hindi yan basta sakit lang. Anong sakit naman to? Baka may bakterya na sa lalamunan ko kaya ganito. Naapektuhan na rin pagkain ko. Nahihirapan na rin ako magsalita. Pero ang daldal mo pa rin eh. Hey, wala kang pakialam. Naiinis ako dun sa doktor na yon. Huwag ka nang dumagdag ha, Manang. Ayaw mo ba magpatawas? Ha? Huh? Ang daming tawas sa bahay? Hindi. Tawas yung ginagawa ng albularyo para malaman baka may gumawa niyan sa'yo. Nagpapatawa ka ba, Manang? Hindi na nga ako lumalabas at nakikipag-usap. Sino pa makakagawa nito sa'kin? Unless ikaw ang may gawa nito. Tayo lang magkasama palagi ah. Eh bakit ko naman yung gagawin sa'yo? Bakit nga ba? Nagtataka nga rin ako bakit hindi ka pa umaalis sa bahay. Bukod sa kailangan mo ng pera, ano pa bang kailangan mo sa akin? Siguro, gusto mo akong patayin para mapunta sa iyong yaman ko. Kung gusto ko yung gawin, matagal na sana. Hindi ko hangad ang pera mo. Gusto ko lang magtrabaho ng marangal. Ang tagal ko na sa inyo. Kahit kailan hindi ko sinira ang tiwalang meron kayo. Natahimik si Hazel dahil sa sinabi ni Manang Celia. Sumobra na si Hazel sa pambibintang kaya nasagot na siya ni Celia. Tahimik sila hanggang makauwi. Hindi na rin umimik si Hazel. Hindi na rin siya nagpasama rito na matulog ng gabing yon. Hindi naman nagpumilit si Manang Celia at hinayaan na si Hazel. Nagising ulit si Hazel ng alas 3 ng madaling araw. Napakakati ng kanyang lalamunan ngunit hindi katulad noon. Ngayon, ramdam niyang may lalabas sa lalamunan niya. Hawak niya ang bibig habang tumatakbo sa banyo at saktong pagluhod niya sa bowl ay ang pagsuka niya. Napakapit siya sa bowl habang siya'y sumusuka. Pikit na ang mata niya dahil sa dami ng sukang inilalabas niya. Natapos na siyang sumuka pero hindi pa rin nawawala ang tila nakabara sa lalamunan niya.
Magmumumog sana si Hazel nang makita niya ang kanyang suka. Ang suka niyang nasa bowl ay merong maliliit na anay. Iba ang itsura nito kesa sa anay na nakita niya sa damitan niya. Mas maliliit ito at mas mabilis gumalaw. Makatito lalo kapag nakagat ka. Puti ang kulay nito at hindi talaga makikita sa unang tingin lalo kapag hindi gumalaw. Nahawakan ni Hazel ang bibig niya dahil sa kanyang nakita. Halos masuka ulit siya sa pandidiri sa anay na nasa suka niya. Natatakpan ang iba ng mga nakain niya pero kitang-kita pa rin niya ang dami ng mga gumagalaw. Mabilis niyang flinasyon at nagmumog. Nilinis niyang mabuti ang kanyang ngipin at pagkatapos ay agad na nahiga sa kanyang kama at nagdasal. Alam ni Hazel na hindi normal ang nangyayari sa kanya. Hindi siya pamilyar sa mga kulam o kung ano pa mang ginagawa ng mga taong may espesyal na kakayahan pero may alam siya kahit konti. Nagdasal siya na nagdasal hanggang sa siya'y makatulog na. Ayun lang ang alam niyang makakatulong sa kanya. Nagising lang siya sa sigaw ni Manang Celia. Nagtataka siyang nakatingin dito pero ito ay parang maiiyak na. Naramdaman ni Hazel ang kirot sa kanyang bibig. Inamoy niya ang sarili at hindi magandang amoy nun. Mabaho siya kumpara sa amoy ng bibig niya tuwing umaga. Nagtataka pa rin si Hazel sa itsura ni Manang Celia kaya hindi na siya nakapagpigil at tinanong na niya ito. Anong problema, Mamanang? Masakit pa ang bibig mo? Anong nararamdaman mo? Medyo makirot siya pero kaya naman. Bakit ba? Maghugas ka na ng ngipin mo, magmadali ka. Ano ba yun? Basta! Manang ah, tinatakot mo na ako. Hindi kita tinatakot. Sabi ko lang na mag-toothbrush ka na. Eh bakit ba kasi ganyan ang ekspresyon mo? Ayoko sumigaw, ang sakit ng bibig ko. May singaw yata ako kaya ganito. Agad na tumayo si Hazel at nagpunta sa banyo. Masakit ang bibig niya, maging ang gilagid niya. Hula niya ay dahil yon sa singaw kaya masakit. Nagmumog ng maayos si Hazel lalo at naalala niya ang nangyari kaninang madaling araw. Muli niyang tiningnan ang bowl at wala nang anay doon. Paniguradong nasama yon sa pagpa-flush niya. Tinitigan sa salamin ni Hazel ang kanyang bibig. Malaki ang pagnganga niya para makita. Sobrang dry na ng lips ni Hazel at nagbabalat na yon. Maputla rin ang kulay niya at pumayat ng kaunti ang mukha niya. Pinagmasdan niyang maigi ang bibig niya at singaw nga ang nakita niya. Marami yon, maliliit palibot sa kanyang gilagid. Kaya rin masakit ang bibig niya pagising ay dahil doon. Paglabas niya ng banyo ay nandoon pa rin si Celia at nag-aantay sa kanya. Hindi pinansin ni Hazel ang nag-aalalang mukha nito. Agad niya itong inutusan para umalis ito sa kwarto niya. Ipagluto mo nga ako ng almusal, yung mesa bow lang dahil nahihirapan ako sa bibig ko. Paniguradong masakit ito pag kumain ako. Alam mo ba bakit nagkaganyan yan? Singaw lang, nagtutoothbrush ako ha. Hindi ko lang alam saan galing yan. Ipatingin kaya natin yan sa doktor? Parehas lang sasabihin nila tapos re-resetahan lang. Para gumaling agad yung singaw mo at makakain ka ng maayos. Mabilis lang mawala ang singaw ko. Hindi na nagpumilit pa si Celia at umalis na sa kwarto ni Hazel. Si Hazel naman ay busy sa paghahanap ng salamin upang tingnan muli ang kanyang singaw. Habang tinitingnan niya ang kanyang singaw ay naramdaman na naman ni Hazel na parang nasusuka siya. Ramdam niya ang gumagalaw sa lalamunan niya na gustong lumabas. Agad siyang pumunta sa banyo at doon sumuka. Kung kaninang madaling araw ay iniisip niyang namamalikmata siya, ngayon ay sigurado na siya sa kanyang nakikita. Gustong sumigaw ni Hazel pero kinalma niya ang kanyang sarili. Kahit nasusuka pa ay flinash niya na ang bowl. Magmumumog ulit sana siya nang tinitigan niya ang kanyang bibig. Doon nga ay nakita ni Hazel ang ilang maliliit na anay na pilit pumapasok sa singaw niya. Agad siyang nagmumog at halos maubos niya na ang mouthwash niya sa kakamumog. Naiiyak na si Hazel sa nangyayari sa kanya. Napatalo na lang siya sa katok galing sa pinto niya. Inayos niya ang kanyang sarili bago buksan ang pinto.
Naroon si Manang Celia. Luto ng pagkain mo, bumaba ka na. Teka, ayos ka lang ba? Bakit basang-basa ang damit mo? Ayos lang ako. Nagmumugka ulit? Bakit ba ang dami mong tanong? Pasensya na. Sige na, bumaba ka na. Hindi pinansin ni Hazel si Manang Celia at agad na siyang bumaba upang kumain. Hindi nga siya nagkamali na mahihirapan siyang kumain dahil na rin sa singaw niya. Nawalan na rin naman siya ng gana dahil sa nakita niya sa suka niya at sa bibig niya. Pinipilit niya lang kumain upang maging mas malakas kesa sa kung anong nangyayari sa sarili niya. Tulala siya habang kumakain kaya hindi niya napansin na pinagmamasdan siya ni Manang Celia. Alam kasi ni Manang Celia ang nangyayari sa kanya at hindi nito kayang pigilan ang may gawa nito sa kanyang amo. Kailangan ni Celia na mapilit si Hazel na pumunta sa albularyo. Pumunta tayo ng albularyo? Ayoko, Manang. Alam kong matalino ka, Hazel. Alam mong hindi na normal ang nangyayari sa'yo. Problema ko to. Huwag mo akong pangunahan sa kung anumang gusto ko. Aray! Huwag mo na kasi akong galitin. Sumasakit lalong bibig ko kada sisigaw ako. Yan nga sigurong dahilan bakit nangyari yan sa'yo. Ano? Para turuan ka ng leksyon. Pinagsasasabi mo? Ha, Manang? Kakanood mo yan ng telenovela, ano? Leksyon? Ano to? Fantaserye? Hindi na uso yan ngayon. Gagaling din ako. Gagaling din tong singaw ko. Natatawa si Hazel habang napapailing sa mga sinabi ni Manang Celia. Alam niyang hindi na normal ang nangyayari sa kanya pero alam niya rin na mawawala rin yun. Baka may kung anong bakterya lang na nasa katawan niya. Natatakot siya pero hindi niya ipinapakita yon kahit na kanino. Kaya niyang harapin ang kung anumang nangyayari sa kanya ng mag-isa. Masyadong mataas ang tingin ni Hazel sa sarili niya. Sa isip niya ay hindi niya kailangan ng kung sino man. Dahil mapera naman siya at halos nasa kanya na ang lahat. Hindi pumayag si Hazel sa gusto ni Manang Celia. Kahit anong pilit sa kanya ay matigas ang pagtutol niya sa gusto ng kasambahay. Lumipas ang mga araw at naulit pa rin ang pagsusuka niya na may anay. Hindi niya sinasabi kay Celia dahil ayaw niyang malaman pa nito ang nangyayari sa kanya. Ilang beses nagigising sa gabi si Hazel para lang sumuka na may kasamang anay. Palagi rin siyang balisa at hindi alam ang gagawin. Ang mga singaw sa bibig niya ay lalong lumalala. Dahil din doon ay bumabaho ang kanyang hininga kaya madalang siyang magsalita. Nahihirapan din kasi siyang magsalita dahil sa sakit ng bunganga niya. Nagluto ulit ako ng sabaw. Ito lang naman ang kaya mo kong kainin eh. Ayaw mo ba talaga sa sinasabi ko sa iyong albularyo? Sobrang payat mo na. Hindi na kita halos makilala. Ayoko. Huwag mo na ulit akong tanongin. Pero kasi... Ayoko nga sinabi! Hinampas ni Hazel ang lamesa para patigilin ang kasambahay. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Napatalon pa nga ito sa gulat sa ginawa niya. Magsasalita pa sana si Hazel nang maramdaman niya ulit ang sobrang katin ng lalamunan niya. Tumakbo siya sa lababo dahil alam niyang may lalabas ulit. Hindi pa umaabot sa lababo si Hazel ay nasuka na agad siya. Lahat ng isinuka niya ay nasa sahig lamang. Mas lalo niyang nakita ang mga anay na kasama ng suka niya. Doon na umiyak si Hazel ng sobra. Sumusuka siya habang umiiyak. Si Celia naman ay nakaalalay sa kanya na hinahagod ang likod niya. Sa sobrang panghihina ni Hazel ay nawala na siya ng malay. Nagising siya na nasa sofa na, iniisip kung panaginip ba ang nangyari pero nang makita niya si Manang Celia na minamap ang sahig, ay doon bumalik sa kanya na totoo pala ang lahat. Lalong sumakit ang mga singaw ni Hazel. Ramdam niya ang mga panibagong singaw na tumubo at ang ibang singaw na sobrang laki at lalim na ng pagkakasugat sa bibig niya. Mabaho at amoy sugat na ang hininga niya, kaya mabilis siyang masuka sa tuwing naaamoy ang kanyang hininga. Tiningnan ni Hazel ang sarili sa salamin at doon niya nakita ang itsura niya. Sobrang payat na niya. Wala nang dating magandang kulay ng mukha niya.
Sobrang putla na niya. Ang mga labi niya na walang kulay ay nagkakaroon na rin ng sugat na kagaya ng kanyang gilagid. Hindi napansin ni Hazel na umiiyak na siya habang tinitingnan ang itsura niya. Binigyan lang siya ni Celia ng panyo kaya siya tumigil sa pag-iyak. Nahihirapan ako magsalita. Ayoko na makipagtalo. Hindi ako nakikipagtalo sa'yo. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Bakit sa akin nangyari to? May dahilan ang lahat ng nangyayari, ma'am. Anong dahilan nito? Dahil ba sobrang sama akong tao? Ganun ba? Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Ayoko magkaroon sila ng pagkakataon para saktan ulit ako. Hindi ka masamang tao. Ako ang nagpalaki sa'yo. Kilala kita, Hazel. Pero may mga bagay na hindi mo mauunawaan kung hindi mo mararamdaman. Anong pinagsasasabi mo? Hindi kita maintindihan. Pumayag ka ng sumama sa akin sa albularyo. Ayoko. Bakit? Gagaling din ako. Alam kong gagaling ako. Sa pamamagitan ng ano? Gamot na bigay sa'yo ng doktor? Mamamatay ka sa ginagawa mo. Hindi na nakapagsalita pa si Hazel hanggang sa umalis si Manang Celia. Natatakot siya sa sinabi ng kasambahay na mamamatay siya sa nangyayari sa kanya. Kinuha ni Hazel ang cellphone niya at nag-search tungkol sa albularyo. Gusto niyang makasiguro na totoo nga ito. Ang sabi doon, hindi pwedeng hindi ka naniniwala sa kanila. Sa isip-isip ni Hazel ay, paano siya gagaling kung hindi naman siya naniniwala sa albularyo? Inihagis na lang niya ang cellphone niya at muling humiga. Hindi na alam ni Hazel ang kanyang gagawin. Gusto na niyang matapos ang mga nangyayari sa kanya. Gusto na niyang gumaling. Sinamahan si Hazel ni Manang Celia sa pagtulog. Kahit ilang beses na niyang pinapalabas ito ay ayaw nito. Nakuha pa nitong humiga ng matiwasay sa lapag habang siya'y naiinis sa pagpapalabas dito. Hindi na siya nito pinapansin at ganoon din siya. Mahimbing na ang tulog ni Manang Celia habang siya ay nakatulala pa rin at iniisip ang nangyayari sa kanya. Habang tulala ay nararamdaman niya ang pagsakit ng kanyang bibig. May gumagalaw doon at pilit na sumisiksik sa kanyang singaw. Tumayo si Hazel para magmumog, saktong siya ay nasuka na naman. Tumakbo siya sa banyo at doon sumuka. Ngunit hindi kagaya ng mga nauna niyang pagsuka na may anay na maliliit at kulay puti. Ngayon ay anay na puti at malalaki. Tila ba ang lahat ng anay na maliliit noon ay lumaki ng bigla? Iba na ang laki ng anay na nakita niya kaya mas lalo siyang natakot at napasigaw ng malakas. Hinang-hina na siya dahil sa lahat ng naisuka niya. Halos mabuwal na siya kung hindi lamang siya nahawakan ni Manang Celia. Nakita ni Manang Celia ang mga anay na kasama sa suka niya. Maging ito ay kinilabutan dahil sa nakikita. Umiiyak na si Hazel dahil sa sobrang sakit ng kanyang bibig at ang ibang anay na hindi kasama sa suka niya ay naiwan sa kanyang gilagid at doon ito gumagalaw at kinakain ang kanyang mga singaw. Napakahapdi noon para kay Hazel. Halos hindi na niya may pagdikit ang labi dahil maging ito ay puro sugat na rin. Iyak na lamang siya ng iyak dahil sa sakit na nararamdaman niya. Binigyan si Hazel ng tubig ni Celia upang makapagmumog ito. Mabilis na tinanggap yun ni Hazel at nagmumog. Guminhawa saglit ang pakiramdam niya ngunit masakit pa rin ang kanyang buong bibig. Lalo na ang kanyang gilagid na sobrang lalim na ng mga singaw. Hindi na tama itong nangyayari sa'yo. Kailangan na natin ipagamot yan. Papayag na ako. Hindi ko na kayang sakit. Inangina ng katawan ko, Manang. Tulungan mo ako. Bukas na bukas din pupunta tayo. May kilala akong magaling na albularyo. Matutulungan ka niya. Sigurado ka ba, Manang? Oo, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ka na. Ipahinga mo na yung bibig mo. Alam kong mas lalong sumasakit kapag nagsasalita ka. Matulog ka na ulit. Babantayan kita. Tumango na lamang si Hazel at hindi na nagsalita pa. Masakit ang buong bibig niya at lalo pa nga itong sumasakit kapag nagsasalita siya. Nakatulog siya ng mahimbing dahil binantayin siya ni Manang Celia. Kinabukasan ay nagising si Hazel na wala na si Manang Celia sa tabi niya.
Kahit nanghihina ay bumangon siya upang hanapin ito. Sa isip ni Hazel ay paniguradong nagluto na ng agahan si Manang Celia. Nagpunta siya sa kusina pero wala ang kasambahay. Hinanap niya ito at nakita niya ang nakabukas na pinto. Kinabahan si Hazel dahil baka naiwang bukas ni Manang Celia ang pintuan. Agad niyang pinuntahan yon at napatigil siya dahil may naririnig siyang mga boses. Boses ng dalawang taong nag-uusap. Kilala niya yon parehas. Ang mga boses ay mula kina Manang Celia at sa anak nitong si Junior. Hindi na sana makikinig si Hazel ngunit narinig niya ang pangalan niya. Para siyang naging estatwa habang nakikinig sa pinag-uusapan ng dalawa. Tigilan mo ng ginagawa mo kay Hazel! Kaya nga ho ako nagpunta rito eh, para alamin kung natuto na ba siya. Nahihirapan ng alaga ko, mapapatay mo siya! Inay, hanggang ngayon ba siya pa rin ang uunahin mong intindihin? Alam niyong ginawa ko to para sa inyo, para matutoy ang alaga niyo at hindi na kayo pagsalitaan ng masasakit. Junior anak, itigil mo na, naaawa na ako sa kanya. Ititigil ko naman ako. Kailangan ko lang makita na nagbago na siya. Na hindi na siya isang mayabang na tao. Gusto ko lang makasiguro. Nagbago na siya, mabait na siya ulit. Gusto ko makita. Tawagin niyo siya. Hindi na kailangan maniwala ka sa akin. Hindi na nakapagtimpi pa si Hazel at nagbakita na siya sa dalawa. Gulat na gulat si Manang Celia habang si Junior naman ay nakatingin lang sa kanya. Galit si Hazel sa mga narinig niya, lalo na ang katotohanang alam ni Manang Celia ang dahilan ng nangyayari sa kanya. Ngayon, alam na ni Hazel kung bakit siya pinipilit na magpaalbularyo ni Manang Celia. Dahil may alam ito at alam din ito kung sinong may gawa sa kanya ng mga nangyayari sa kanya. Hindi maunawaan ni Hazel kung bakit ganun kasobra ang ginawa sa kanyang pagpapahirap. Nahihirapan man siyang magsalita at wala mang lakas, ay pinilit ni Hazel na magsalita para sa sarili. Anong narinig ko? Tama ba? Si Junior ang may kagagawa nito? Tama ba, Manang Celia? Oo, tama ka. Hindi ikaw ang kausap ko! Tumahimik ka! Sagutin mo ako, Manang Celia, totoo ba? Oo, totoo. Tama ka lang narinig. Wala kang utang na loob, Manang Celia! Oh, akala ko ba nagbago na siya? Kumalma ka muna, Hazel. Paano ko kakalma? Matapos kung malaman ko sino may gawa nito, kakalma ko? Paano mo nagawa ito, Junior? Ano klaseng tao ka, ha? Tao ko ba talaga? O demonyo? Hindi ako demonyo. Mag-iingat ka sa mga salitang bibitawan mo. Wala siyang alam, Junior. Hayaan mo na siya. Umalis na tayo, inay. Hayaan nyo na siya. Hindi ko na siya kukulamin. Pero paniguradong hindi na rin siya gagaling. Mamamatay siyang ganyan. Napakasama mo! Walang hiya ka! Mas walang hiya ka! Ilang taon kang pinagtiisan ng nanay ko. Ilang beses mo na siya nasugatan, physical man o galing sa mga salita mo. Hindi ka pa rin natututo sa mga nangyayari sa'yo ngayon. Kahit na masakit na ang bunganga mo at nangihina ka na, masasakit na salita pa rin ang lumalabas dyan sa mabaho mong bunganga. Hindi ka na nadala. Bagay lang sa'yo yan nangyayari sa'yo. Pasalamat ka, hindi pa grabe ang ginawa kong pambabarang sa'yo. Junior, tama na! Hayaan mo na si Hazel! Sige, umalis ka, Manang. Babalik ka rin dahil wala nang kukuha sa'yo bilang katulong. Ako lang ang tatanggap sa'yo. Kakailanganin mo rin ang pera ko. Umuwi ka na, Junior. Nay? Sige na, umuwi ka na. Narinig mo, di ba? Umuwi ka ng mambabarang ka. Galit na umalis si Junior sa bahay ni Hazel. Galit ito dahil hindi sumama ang kanyang nanay sa kanya. Hindi niya alam ay may plano ang kanyang ina. May dahilan kung bakit hindi pa muna ito sumama sa kanya. Si Hazel ay galit na nakatingin kay Celia. Nauna na siyang pumasok sa bahay niya. Kahit nanghihina ay hindi siya pumayag na tulungan siya nito sa paglalakad. Nakapasok na siya sa bahay tsaka niya palang hinarap si Manang Celia. Galit siya, ngunit kailangan niya pa rin ng tulong ng matanda. Tutuloy tayo sa albularyong sinasabi mo, maganda ka na.
Gusto ko nang pumunta sa lalong madaling panahon. Baka bumalik ang mambabarang mong anak. Huwag mong pagsalitaan ng masama ang anak ko. Maghanda ka na rin. Aantayin kita sa labas. Nanghihina na si Hazel pero siya pa rin ang nag-drive ng sasakyan niya. Hindi niya alam kung marunong ba si Manang Celia. Tahimik lang silang dalawa habang papunta sa bahay ng albularyo. Habang nagta-drive ay napasigaw na lang si Hazel. Nagblangko biglang paningin niya dahil sa sobrang sakit ng kanyang gilagid. May kung anong sabay-sabay na bumabakbak sa kanyang mga singaw. Hindi niya na makita ang daan dahil sa sakit na nararamdaman niya kaya tinabi na muna niya ang sasakyan. Parehas silang mapapahama kapag nagpatuloy siya. Sobrang sakit ng kanyang bibig at halos tumulo na ang laway niya dahil hindi niya na maisara ang bibig niya. Bumaba si Manang Celia at tinapik siya para umusog upang ang kasambahay niya na mismo ang mag-drive. Ayaw namang umusog ni Hazel. Iling lang siya ng iling kay Manang Celia dahil hindi na siya makapagsalita ngunit wala siyang magawa, lalo pa nang itulak na siya nito. Mahina na ang katawan ni Hazel kaya mabilis siyang naitulak ni Manang Celia. Ang matanda na ang nag-drive. Mabuti na lamang at may kaalaman pala ito sa pagmamaneho. Nabablangko na ang paningin ni Hazel pero pinipigilan niyang pumikit ang mga mata. Biglang tumigil ang sasakyan nila, saktong nawalan siya ng malay. Pili tinatawag ni Manang Celia si Hazel ngunit hindi na ito sumasagot. Bumaba siya ng sasakyan at nakita niya ang albularyong kaibigan ng nanay niya noon. Mabilis itong lumapit at tiningnan si Hazel. Tinulungan siya ng albularyo para maipasok si Hazel sa loob. Alam na agad ng matandang albularyo kung ano ang nangyari kay Hazel. Alam na rin agad nito kung sino ang may kagagawa nun. Mabilis na nagsagawa ng ritual ang albularyo. Tulog pa rin si Hazel habang si Manang Celia ay nakatingin lang kay Hazel at sa albularyo. Patuloy sa pagre-ritual ang albularyo nang magising si Hazel. Nanghihina siyang napaupo at hinanap si Manang Celia. Agad naman itong lumapit sa kanya at tinulungan siyang umupo. Manang, nasaan po tayo? Nasa albularyo na tayo. Gagaling na ba ako? Oo, gagaling ka na. Pwedeng lumabas ka muna, Celia. Sige po, Mang Carding. Manang, saan ka? Dito lang ako sa labas. Lumabas si Manang Celia at naiwan si Hazel kasama ang albularyo. Matanda na ang albularyo. Tansya ni Hazel ay nasa 75 years old na ito. May hawak itong makapal na aklat na binabasa nito kanina nang magising siya. Sa gilid ng albularyo ay ang iba't ibang laki ng garapon at kung ano-anong dahon ang nakalagay. Meron ding puro aglimat sa gilid nito. Meron ding mga hampas-pagi at iba't ibang klaseng patalim. Lumapit sa kanya ang albularyo habang hawak ang libro sa kanang kamay at isang dahon na hindi siya pamilyar sa kaliwa. Alam mo na ba ang dahilan kung bakit nangyari sa'yo yan? Anong ibig niyo sabihin? Lahat ay may dahilan. Lahat ng nangyayari ay may dahilan. Ang isang mambabarang ay hindi pwedeng gamitin ang kanilang kakayahan ng basta-basta lang. May sapat at matibay na dahilan para gawin ang mga bagay na kaya nilang gawin. Alam mo ba na ang nangyari sa iyo hindi pa malala? Kadalasan sa mga mambabarang ay tinatarget nila ang kanilang biktima sa pinakamahinang parte nito, sa parte kung saan pwede nilang ikamatay. Mahinang parte rin naman ho yung akin. Humihina ako dahil sa bibig ko. Hindi ako nakakakain ng maayos dahil dito sa sugat o singa o kung ano man itong nasa bibig ko. Oo, pinapahina ka. Pero hindi ka mamamatay sa simpleng sugat lang. Kaya dapat ka pa rin magpasalamat. Gusto namang babarang mo na matuto ka sa mga maling ginawa mo. Gusto kang turuan ng leksyon. Anong maling nagawa ko? Hanggang ngayon ba magmamalinis ka pa rin? Alam kong alam mo ang maling nagawa mo, iya. Hindi ko na dapat pang isa-isahin sa'yo. Pero matuto ka na. Sige, sasabihin ko. Ang pagiging mapagmataas o matapobre mo ang naging dahilan kung bakit ka nagkaganyan.
Masyado kang mayabang na maski katulong mo na inaalagaan ka ng ilang taon, pinagsasalita mo ng masasakit na salita na hindi naman angkop o dapat para sa kanya. Humingi ka man lang ba ng tawad? Hindi, di ba? Kaya rin siguro bibig ang tinarget sa'yo ng mambabarang mo dahil gusto niyang tumahimik ka at matutunan mo ang mga bagay na ginawa mo sa kapwa mo. Paano niyo nalaman yan lahat? Sinabi sa akin ni Celia, kilala ko ang pamilya nila. Paano mawawala to? Tumigil na siya. Hindi ka na niya gagambalain pa. Hindi mo na kailangan kontrahin siya kagaya ng ibang mambabarang dahil kusa na siyang tumigil. Pero kanina binarang niya ako nang nasa kotse kami. Oo, pero kinausap na siya ng kanyang nanay. Titigil na siya sa ginagawa niya sa'yo. Paano sugat sa bibig ko? Paano po gagaling to? Simple lang. Kailangan mo ng ugat ng niyog. Pakukuluan mo ito at ang pinagkuluan ng siyang iinumin mo. Kusa na yung gagaling. Ilang buwan din yan, depende sa lalim. Nakakasigurado po ba kayo natitigil na siya? Oo, iha. Ligtas ka na. Paano pa pag hindi siya tumigil? Pinuprotektahan ka ng nanay niya. Paniguradong titigil na siya. Swerte ka sa kasambahay mo. Mahal na mahal ka niya. Pinili ka niya kumpara sa anak niya. Sana naman matuto ka na. Sana mapagtanto mo ang mga bagay-bagay. Natahimik si Hazel sa mga sinasabi ni Mang Carding. Ang daming tumatakbo sa utak niya. Mga bagay na hindi niya nagawa at mga bagay na sana'y ginawa niya. Pumasok si Manang Celia at agad na nilapitan si Hazel. Gusto ni Hazel magsalita pero wala nang lumabas sa bibig niya. Si Manang Celia na ang nagpasalamat sa albularyong si Mang Carding. Ito na rin ang kumuha ng gamot na gagamitin ni Hazel para sa kanyang sugat sa bibig. Nagpaalam na sila sa albularyo at umalis na. Si Manang Celia pa rin ang nagmaneho ng sasakyan. Tahimik lang si Hazel at tinatanggap ang lahat ng mga sinabi ni Mang Carding. Hindi niya napansin na nakatulog na pala siya. Nagising si Hazel sa tapik ni Manang Celia. Sinamahan pa siya nito hanggang sa pagtulog niya sa kwarto niya. Dahil din siguro sa ginawang ritual ng albularyong matanda, ay lumakas ng kaunti si Hazel. Naging maayos ang pagtulog niya at hindi na siya nagising ng alas 3 ng umaga. Nagising si Hazel na wala na si Manang Celia sa tabi niya. Pagpunta niya sa kusina ay kumpleto na agad ang pagkain niya. Nakita niya si Manang Celia sa bakuran at nagdidilig. Agad niya itong inaya na sumabay sa kanya na mag-agahan. Nagulat ang matanda sa sinabi ng alaga. Ang tagal na rin simula nang magsabay sila sa pagkain. Hindi na maalala ni Celia kung kailan ang huli. Agad na inasikaso ni Manang Celia si Hazel sa pagkain. Tahimik lang silang dalawa at matiwasay na kumakain. Hindi alam ni Hazel kung saan siya magsisimula. Gusto niyang makausap ang kasambahay ngunit hindi niya alam kung paano. Bubuka pa lang ang bibig niya nang naunahan siya nitong magsalita. Pupunta rito ang anak ko mamaya. Ganun po ba? Okay lang po. Gusto ko rin siya makausap. Hazel, iha. Simula nang tinanggap ako bilang katulong ng mga magulang mo, ako lang palaging tumitingin at sumasama sa'yo. Napamahal ka na sa akin, alam mo yan. Bakit parang nagpapaalam po kayo? Simula noon, anak na ang turing ko sa'yo. Napabayaan kong nag-iisa kong anak dahil sa kagustuhan kong magtrabaho at magkapera. Ngayong malaki ka na, baka pwedeng umuwi na ako sa kanya. Manang, ay, pasensya na iha. Alam kong nangako ako sa mga magulang mo pero kailangan na rin ako ng anak ko. Hindi na nakapagsalita pa si Manang Celia dahil bumuhos na ang luha nito. Naiyak na rin si Hazel habang niyayakap ang naging pangalawang magulang niya. Nasa ganoong posisyon sila nang biglang may nag-doorbell. Alam na ni Hazel na si Junior ito. Ayaw pa sanang bitiwan ni Hazel si Manang pero wala na siyang magagawa pa.
Si Manang nang nagpapasok kay Junior. Nasa sala si Junior at Hazel habang si Manang ay inaasikaso ang mga gamit nito. Naiwan ang dalawa kaya nagkaroon ng pagkakataon si Hazel para humingi ng tawad kay Junior. Junior, gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan ko. Kulang pa yung salitang sorry doon. Naiintindihan ko ng lahat ngayon. Sorry din, dahil ginawa ko yan sa'yo. Deserve ko to, ayos lang. Dapat sampalin ako ng katotohanan. Pasensya na sa lahat ng mga nasabi ko ha. Pinagsisisihan ko lahat yon. Alam mo, magkaiba kami ng nanay ko. Mabilis siya magpatawad kahit hindi mo pahingin. Pinapatawad ka na agad niyan. Pero dahil alam kong mahalaga ka sa kanya, anak ang turing niya sa'yo, pinapatawad na kita. Sana lang ay talagang natuto ka na. Ayoko pa sanang payagan si Manang Celia kasi parang hindi ko kaya. Pero na-realize ko na kailangan ko rin to. Kailangan ko matuto. Natigil ang pag-uusap nila nang lumabas si Manang Celia mula sa kanyang kwarto. Nakangiti si Hazel habang nakatingin sa kanyang kasambahay. Tinitigan ni Hazel si Manang Celia. Kinakabisado ang bawat bahagi ng mukha. Tumayo siya at niyakap ang kasambahay. Niyakap din siya nito at kung pwede lang ay ayaw na nilang bitiwan ang isa't isa. Manang, sana mapatawad mo ko. Napatawad na kita, alaga ko. Salamat, Manang. Mahal po kita. Mahal din kita, anak. Umiyak na nang umiyak si Celia habang yakap-yakap si Hazel na hindi na rin mapigil ang pagtulo ng luha. Nang parehas na silang tumahan ay hinatid na ni Hazel si Manang Celia at Junior sa labas. Mahigpit pa rin ang kapit ni Hazel kay Manang. Natatawa na lang si Hazel habang umiiyak sa dami ng habilin ni Manang sa kanya. Yung gamot mo para dyan sa sugat mo ha, dapat pakuluan yon. Kung kukuha ka ng bagong katulong, siguraduhin mong mapagkakatiwalaan mo ng husto. Yung pagkain mo, huwag ka masyadong magmamatamis. Manang, alam ko na yan. Pinapaiyak niyo ako lalo eh. Dadalaw na lang ako kapag may pamasahe. Ako na lang pupunta sa inyo. Sige na, mag-iingat kayo. Salamat, Manang. Salamat, Junior. Alagaan mo si Manang, ha, Junior? Salamat, Hazel. Tara, nanay. Mag-iingat ka palagi, ha, anak. Hazel. Umalis na si Manang Celia at Junior. Naiwang mag-isa sa bahay si Hazel. Pagpasok niya sa bahay ay doon niya naramdaman ang pag-iisa. Tiningnan niya ang kabuuan ng bahay. Wala na siyang kasama. Nakita niya ang larawan nila ng pamilya niya, ang larawan ng kanyang mga magulang, ang larawan niya sa lahat ng graduation mula kinder hanggang college. Doon niya talaga napagtanto na mag-isa na siyang talaga. Lumakad si Hazel papuntang kusina upang inumin ang pinakuloang ugat ng niyog. Si Manang Celia pang nagpakulo nun. May iniwan din itong note para sa tamang pagpapakulo ng gamot niya. Napangiti na lang si Hazel. Napakaswerte niyang talaga kay Manang Celia. Naiinis lang siya sa sarili niya dahil huli na bago niya pa ito na-realize. Mabilis na lumipas ang buwan. Halos 2 buwan na rin simula nang nangyari ang pag-alis ni Manang Celia. Ang sugat sa bibig ni Hazel ay naghilom na. Bumalik na rin ang sigla ng katawan niya dahil dumami na ang pagkain niya. Hindi na kasi siya nahihirapang kumain o ngumuya. May kulay na ang mukha niya, hindi na siya maputla. Hindi na siya kumuha ng bagong katulong. Lahat ng bagay na kaya niyang gawin ay ginagawa niya na lamang mag-isa. Natuto na siyang magluto, maglinis, maglaba, at ang pinaka-importante ay natuto na siyang mabuhay ng mag-isa. Hindi pa ulit nakikita ni Hazel si Manang Celia, ngunit tumatawag ito kapag may pagkakataon. Busy na kasi ito kakaborda ng mga damit. Ayun ang bagong pinagkakakitaan ito sa lugar nila. Madalang na ito kung tumawag at naiintindihan naman ni Hazel. Minsan kung tatawag ito ay sobrang bilis lang. Kumusta ka na, Johnny, ha?
Ayos naman ho, kayo po. Ayos naman, malakas pa. Ay, magpapadala ako ng pera, manang. Ilang beses ko nang inulit, wag na. Para naman sa gamot nyo, sige na po. Isipin nyo na lang, insurance mo to. Ay, salamat, ma'am. Ma'am pa rin, hindi mo na ako amo, manang. Ay, oo nga pala. Natawa na lang si Hazel sa mga sinabi ni manang. Mabilis lang ang usapan nila dahil marami pa itong gagawin. Nagpadala naman si Hazel dito ng pera para panggamot nito. Madalas niyang bigyan ng pera si Namanang. Tulong na rin para mas mapagaan ang buhay ng mga ito. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay agad inasikaso ni Hazel ang kanyang labada. Linggo kasi kaya labaday. Ganoon ang naging cycle ng buhay ni Hazel. Mula Lunes hanggang Biyernes ay nagtatrabaho siya. Sabado ay pahinga at ang Linggo ay para sa paglalabada. Alam ni Hazel na kaya siyang buhayin ang pera mula sa magulang niya pero gusto niya ring magtrabaho para mismo sa sarili niya. Nagustuhan naman niya ang trabaho niya. Ilang taon na lang din naman at retirement na niya. Gusto niya lang na ma-experience na makapagtrabaho kagaya ng iba. Iba kasi ang buhay na kinalakihan ni Hazel. Lumaki siya na nasa kanya na ang lahat. Ayon ang naging dahilan kung bakit masyado siyang naging mapagmataas. Sa tingin niya, ang tao ang may kailangan sa kanya dahil siya ang mas may kakayahan dahil siya ang mapera. Hindi niya alam, siya ang may kailangan sa mga tao. Siya ang may kailangan kay Manang Celia. Malaking kakulangan kay Hazel nang mawala si Manang Celia. Naging mabigat ang mga gawain para sa kanya. Kung noon, isusubo na lang niya lahat ng kakainin niya. Ngayon, kailangan niya munang magluto para sa sarili niya. Ang daming natutunan ni Hazel mula sa pag-iisa niya. Mula sa nangyari at ginawa sa kanya ni Junior, na-realize niya na masyadong mataas ang tingin sa sarili. Hindi niya naisip ang masasakit na salita na nabibitiwan niya sa tuwing siya'y naiinis o nagagalit. Palaging sila ang nag-a-adjust para sa kanya. Ngayon, kung kailan humaharap na siya sa tunay na mundo, nauunawaan na niya na kailangang mag-adjust din para sa iba. Hindi sapat na marami siyang pera. Dapat sanay siyang trumato ng tama sa kanyang kapwa. Dahil ang pera ay hindi na madadala sa kabilang buhay. Pero ang kabutihan na iniwan mo sa mundo ay matitira pa sa puso ng mga taong tunay na nagmamahal sa'yo.